Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, ano nga ba ang nangyayari dito sa Miss Universe Philippines? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Syempre, excited tayo dahil papalapit na ang bagong Miss Universe Philippines for 2024. At ngayon nga, naririnig na natin na meron na sila mga regional pageants mula sa iba't ibang lugar sa ating bansa. So, bakit nga ba may ganito? Bakit nga ba kailangan kumuha ng regional partner or accredited partner mula sa mga regional na lugar sa ating bansa? Siyempre guys, ang Miss Universe mismo organization ay ito yung nagpasimula niyan. Kasi siyempre bago na yung honor, bago yung pamamalakad. Actually, ang gusto kasi nilang mangyari dito, noong pa to ang gusto nilang mangyari dyan, dapat ang bawat national director ng mission naroon ng accredited partner. Ito ay hinalimbawa nila dito sa Miss USA. Kung mapapansin ninyo, ang Miss USA ngayon parang may problema sila dahil medyo tumitiwalag na yung mga ibang states director nila, di ba? But ang case kasi na to, doon pala sa Miss USA, sa isang national director kasi or states director ay meron silang hawak at least limang states sa USA. So ngayon, parang isa lang yata ang bayad noon. So ngayon, ang gagawin nila, gusto na kasi mangyari ng Miss Universe ay maging individual to. Yung kumbaga parang bawat states dapat meron silang national director. Halimbawa, kung 52 ang kanilang states, so dapat 52 din yung kanilang states director, hindi 10 lang. Kasi kung papansin mo, umaabot lang, wala pa niyatang 20 sa 52 na states. So ngayon, kung gusto mong humawak ng isang pageant, kung halimbawa gusto mo 5-10, bayaran mo yung 10 yon. Hindi yung babayaran mo lang, may discount ka, ganon. So ngayon, talagang dito, makikita na natin ang pageant ay business talaga. So ito din ang ginawa ng Pilipinas. So gusto nila magkaroon ng accredited partner. Ito ay tingin ko lang ha, para syempre, syempre nagbabayad sila sa Miss Universe, doon nila kukunin yon. The more na mas maraming makukuha silang accredited partner, mas panalo sila doon. Kasi syempre, halimbawa pera nila yung ilabas doon. Guys, dapat maintindihan natin, practical lang ha. Ako, ito lang yung nakikita ko dito kung bakit ganito yung nangyayari. Dahil siguro, kailangan talaga nilang kumuha ng pera. Kaya nila to kinuha para sa negosyo nila. Meron ba namang negosyo na magpapalugi ka? Di ba? Of course, kailangan stricto sila pagdating sa mga ganito. Walang relationship. Business is business. So, yun yung nakikita ko dyan. Kaya, yung mga matatagal na relasyon ng organization between national pageant ng Miss Universe, talagang tumitiwalag kasi talaga pera-pera talaga ngayon. Yung kumbaga parang ang gusto namin kumita kami at the same time maayos yung relationship natin. Kung may pera ka, panalot ang relationship natin. Wala tayong pag-aawayan. Ngayon, nilinis lang yun lahat. Yung mga makunat magbayad, matagal magbayad, yung mga may utang. So nilinis kasi nila yan lahat. Kaya kung mapapansin ninyo, ay tumitiwalag yung mga national director or yung states director. So ganun talaga yung nangyayari ngayon dito sa Miss Universe kasi nga business talaga sila.
at dapat natin maintindihan kasi nagbibigay sila sa atin ng magandang production, gumagastos sila ng bonggang-bongga, and then ayun, kailangan nilang magbayad din, bayaran yung mga stops nila. So saan nila kukunin yun kung hindi sila magiging mahigpit sa kanilang negosyo? So yun yung mga nakita kong dahilan, ha. Pero syempre, kung ano man yung talagang totoo nilang dahilan dyan, ang nakikita ko lang dyan para sa pag-grow ng kung sino man yung owner ng business. Hindi sila nagbi-business para bumagsak. Nagbi-business sila para umangat. So, kaya kung ano man yung mga pagbabagong naririnig natin, eh, kailangan natin maintindihan yun at i-accept. Kasi at the end of this story, kailangan kumita ng isang organization. Katulad na lang halimbawa ng Miss Universe Philippines. Paano nila mamimaintain ang Miss Universe Philippines sa paghawak dito sa Miss Universe organization? Kumbaga parang, kung hindi nila gagawin to, kung hindi magiging magaling sila Miss Shamsi Supsop sa pagpapatakbo, eh talagang mawawala sa kanila ang Miss Universe Philippines. Maaaring mapunta to sa ibang organization kung sino ang interesado at kung sino ang may pera. So ngayon, ito yung bagong panimula sa ating bansa, yung pagkuha nila ng accredited partner mula doon sa regional partner nila. So yun, kaya kung mapapansin niyo, baka madaming nag-o-open ngayon na mga regional na nagkakaroon ng Miss Universe Quezon City, Miss Universe Quezon, Miss Universe na, Philippines na egg, yung mga ganon. Kung mapapansin ninyo, di ba, ang daming nag-o-open ngayon. So siguro hindi tayo, huwag tayong magtaka kung halimbawa ang candidates ngayon dito sa Miss Universe Philippines ay umabot ng 80 candidates or 88, kasi meron tayong regional na alam ko 88 nata or nasa 90s, ganon. So plus meron pa silang mga accredited partner mula sa mga sa ibang bansa, di ba, katulad ng Australia community, USA community. So nakuha din nila yan. So imposible din na magkaroon tayo ng candidates mula sa Australia, USA, UK. So, hindi imposible mangyari yan ngayong taon na to dito sa competition na Miss Universe. Medyo mahigpit or magiging interesting yung Miss Universe Philippines this year kasi nga dadami yung candidates. Tapos, ayun nga, sabi nga ni Shamsi Supsup na kung gusto mo talagang sumali, dumaan ka dun sa regional pageant nila. So, depende na yun sa regional kung magkakaroon sila ng pageant o mag-a-appoint sila. So, ako para sa akin, I think nakikita ko dito, kawawa dito yung regional. Kasi parang feeling ko, magbe-benefit yung organization ng Miss Universe Philippines. Kasi syempre, kung marami ka naman hawak, eh di talagang, syempre magbabayad yun sa'yo. Eh kung maliliko mo yun, ayun yung ibabayad mo doon sa Miss Universe, di ba? So, benefit to na Miss Universe Philippines. And then, I wish lang sana maging maganda ang production ng Miss Universe Philippines. Kumbaga parang sana katulad ng Thailand, di ba? Maibigay nila yung best production sa atin. Ayun. So doon naman sa mga sumasali na paulit-ulit na galing na sa mga binibining Pilipinas, sa Miss World Philippines, okay lang ba to? Ako para sa akin, okay lang to. Wala namang problema. Kasi ang bawat tao may opportunity naman talaga na makapag-join uli sa isang pageant. So kahit sabihin pa natin title holder na siya dati, opportunity niya yun eh. Gusto niyang maging Miss Universe. Ngayon, ang tanong na lang dyan, dapat kung gaano siya kagaling makipag-compete. So syempre, may mga baguhan. Bakit hindi na lang tayo kumuha ng baguhan para naman mas fresh? Alam nyo guys, it doesn't matter kasi kung baguhan pa siya or meron na siyang experience. Ang pinag-uusapan dito, ano ka ba bilang individual? Ano ba yung pwede mong ipakita talaga bilang kandidata? So kung magaling ka, mananalo ka. So ngayon, kung baguhan ka, kung magaling ka, kaya mong talunin yung mga biterana. So kung ang biterana ka, kung talagang magaling ka, edi itodo mo, isagad mo yung sarili mo, pwede kang manalo. So, lahat yan equal. Kumbaga, parang wala naman yung kinikilingan eh. Nandoon yan sa part na, eh, kung talagang papalo ka, edi pumalo ka ng todo-todo, gawin mo yung lahat ng makakaya mo para manalo ka dito sa competition na to, baguhan ka man o hindi.
di ba? So, delikado ba ang pagkakaroon ng regional partner sa ating bansa? Baka kasi matulad tayo sa Miss USA. Actually, hindi. Depende na yon sa pakikipagrelasyon mismo ng Miss Universe organization doon sa mga accredited partner nila. Kung naalagaan ba nila ito ng maigi, kung nagbe-benefit ba yung regional partner. Kasi parang feeling ko, ang benefit dito ng regional partner is to promote yung lalawigan. Kumbaga parang magkakaroon ng promotion. Kasi syempre iba yung platform ng Miss Universe Philippines. Tapos pag dinala pa yan sa Miss Universe, mas parang mapupromote pa ng husto around the world talaga. Kumbaga parang promotion to. Makakatulong tong pagkuha nila ng regional partner sa pag-unlad din ng ating bansa sa tourism natin, sa bawat lugar natin sa Pilipinas. Ngayon, kung may pinopromote ang isang regional or may pinopromote ang isang lalawigan, eh, ito yung pagkakataon nila na maipromote sa buong bansa natin yung kung ano yung meron doon sa lalawigan na yon. So, maganda to para sa promotion ng tourism. Pero another side, hindi ko pa alam kung ano ang magiging benefit ng bawat regional partner sa pagpasok nila dito sa Miss Universe Philippines, maliban nga dito sa sinasabi ko, promotion ng bawat lalawigan. So yun, tignan natin. And then parang feeling ko win-win situation naman eh. So sabi nga ganun, eh, bawat action naman ay kailangan magbayad ka. So gumawa ka ng isang activity doon sa lalawigan mo na para ang lalawigan mo ay maging masigla. Ito ay ang Miss Universe Philippines competition, di ba, sa bawat lalawigan. And then at the same time, maganda yan kasi dadalhin nila to dito sa regional, sa national pageant. And then pagdating dito sa national pageant, ang bongga niyan ay syempre susuportahan ng bawat lalawigan, di ba? So maganda ang nakikita ko namang vision nila dito, ay maganda naman para sa ikauunlad talaga ng Miss Universe Philippines, at the same time ikauunlad ng promotion ng tourism natin sa bawat lalawigan. And then at the same time also, gagamitin tong platform na to para makarating tayo sa Miss Universe, di ba? So yon. And then maganda din to sa pagsala, sa pagkuha ng kandidata natin. So kahit sabihin pa natin lahat ng baguhan ay magsisalihan dito, so makakakuha tayo ng isang kandidata na magiging matindi ang laban niya pagdating sa Miss Universe. Doon naman sa mga veterana na ng mga sumasali dito, tulad niya ng sinabi ko, kung magaling ka talaga, makakarating ka sa Miss Universe. So lucky lang talaga yan, di ba? So ako, wala na ako doon sa ay veterana na siya, ay bakit galing na siya sa binibining Pilipinas. Bawat tao kasi guys entitled kung ano yung gusto nating gawin sa buhay natin, di ba? So kung kaya nilang manalo at kaya nilang suportahan or may pera sila, naggasto sa yung sarili nila para sa competition, mula doon sa regional, papuntang national, hanggang sa Miss Universe, eh, karapatan nila yon. So, tignan na lang natin kung ano yung i-offer nila. Kahit siguro tumambling sila ng tumambling dyan, kung wala din naman silang gagawin, hindi naman sila mananalo ng bonggang-bongga, di ba? So yon. So challenge to sa bagong Miss Universe Philippines, challenge to sa mga nakuha nilang accredited partner, at challenge to sa bawat kandidata na lumalakok ngayon dito. So tingnan natin in the future kung ano nga ba ang magiging magandang output nito or ano yung magiging pangit na output nito. So tingnan natin kung tatagal to. But for now, siguro ang the best na gawin natin ay suportahan natin kung sino man ang lalahok dito sa Miss Universe Philippines, and then panoorin natin, suportahan natin ang Miss Universe Philippines, at tignan natin kung paano sila kukuha ngayon taon na to ng kandidata na ilalaban nila sa Miss Universe. So it's a challenge guys. Maganda to para sa competition ng ating Miss Universe Philippines. Diba? So yon. So kayo guys, ano guys ang nakikita ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ninyo, maganda ba talaga itong ginagawa nila? Or ano yung nakikita nyo na pangit na magiging resulta nito? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang opinion mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan,
please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Paalam! Thank you guys!